update ko lang po kayo dun sa aking liquid fertilizer kasi it's been, I think, 4 days or more. And I'm telling you na sobrang wala po siyang masangsang na amoy. So kahit ano po yung ilagay niyo dun sa inyong drum, dun sa container, and then kahit iwanan niyo siya ng ilang araw, di ba usually po yung soft fertilizer o tsaka yung iba pang, let's say, grass clippings fertilizer, masangsang na po yung amoy after 3 days or so. So yun sa atin po talaga, amoy siyang wine. So amoy siyang matamis-tamis lang. And ito, papakita ko sa inyo. Usually kasi, pag nagdidilig ako, hindi ko matiis yung masangsang na amoy. Pero ayan, gagamitin ulit natin siya. So, hinahaluan lang natin ng water. So, 1 part ng fertilizer and 10 parts ng water. Tapos, nag-a-add din tayo ng additional pa ng mga banana peelings, yung mga ito, mga mango fruit na nalaglag, o yung mga pinagkainan na mango. So, wala po siyang masangsang na amoy, kaya gustong-gusto ko siya kasi, unlike before, na sobrang baho. Pati yung tatay ko naiirita sa amoy. So ngayon, ayan, so kahit na mahawakan mo siya, kahit na maano yung kamay mo, amoy lang din po siya talagang fermented concoction. So, manamis-namis yung amoy niya. Ang laki po ng difference na nagagawa ng paglalagay ng molasses dito sa ating liquid fertilizer. So, sa mga hindi rin po makatiis sa amoy ng medyo masangsang na amoy ng swamp fertilizer, try nyo pong haluan ng molasses. So, yung molasses na to galing lang sa Department of Agriculture. So, hindi ko siya binili, libre lang siya. Pwede po kayo mag-reach out doon sa DA. Para, diba, kung mayroon silang extrang molasses, bibigyan naman po kayo. Sa akin nga, maswerte ako isang drum ng molasses yung nabigay sa akin before. So, ayun. Ayan, so kahit mahawak-hawakan nyo lang siyang ganyan, or tumalsik man sa inyo, okay lang siya kasi wala po talaga siyang bad smell. Unlike yung ating ginagamit dati na grass clipping fertilizer. So, ayan. Itry nyo na lang din po para talagang makita nyo na wala po talaga siyang masangsang na amoy, and that it's really good na gamitin natin sa ating garden. So kahit may mga bisita pa po tayong dumating, ang nagkataon na nagdilig tayo, syempre hindi nila maaamoy yung mabahong amoy na nasa garden natin, lalo na kapag tinutour natin sila sa garden natin, diba? We are always proud na, oy, tignan mo yung mga tanim ko, ganyan-ganyan. Pero paano pag nagkataon na nagdilig kayo ng inyong liquid fertilizer, tapos maamoy nila yung masangsang na amoy. And also, yung may masangsang na amoy pala before is, dinudumog din po kasi siya ng langaw, kaya hindi ko siya masyadong prefer na i-foliar, kasi nga yung mga langaw dumadapo din dun sa leaves ng aking mga pananim. So, ayan yung update. Ngayon, gagamitin na ulit natin siya kasi yung iba nating halaman ay nagbubunga na. So, gagamitin natin siya twice a week para at least, diba, may support yung mga halaman dun sa nutrition na kailangan nila.